I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the... Alam ko na isa to sa na-miss nyo. Yung ako'y magpakabis, pero at least nagibalik na sa list. Kahit walang nirelease yung mga diss, buti na lang natiis ko kahit nakakainis. Sa only pa lang pangis na wala kong kailangan i-please. Ako lang hindi lumusog, pero yung sulat busog. Yung beat ay palaging sunog. Pinakamusulat ng hindi magkakatunog. Di ba kayo nakatunog? Sa akin lang kayo makakanood. Kayo tsaba magkakasunod. Kaya halata kong tulog. Pa yung tao nagsabi sa akin, di pa ako hubog. Tapos sila mga lyrics di kasamang kulog. Mga hubog sabay na bulo. Di kami yung dahilan kung bakit di na kayo patok. Sadyang hindi na pasok dito yung makatira pasok. Napakadami ko na alone. Sumula na nakita nila ko tumula na padabog. Lahat sila sa'king pasugod. Totoo pala ang ingit ay hindi na kaya magamot. Ako lagi tampok na mga tulog hambog. Lagi may nag-aamok kahit wala ko ina. Hey guys, gusto ko lang ano, may pagkwentuhan sa inyo ng konti. Siguro lahat naman na ano, naranasan natin yung mga baguhan ka lang sa gym, di ba? Parang medyo ano ka, conscious ka sa mga tao doon. Kasi lalo pagka first timer mo talaga sa gym, di ba? So naiiyakang pumunta ng gym kasi dahil siguro payat ka or mataba ka, ganun. So guys, huwag kayo ano, may insecure sa sarili niyo kasi lahat naman tayo nagsimula sa ano eh, sa kumbaga sa pinaka mababang level ng ating katawan, kumbaga. So, kung hindi nyo susubukan, walang mangyayari, di ba? Then, may pagkwentuhan tayo. Mga typical lang na ano, ng mga gym goers. So, pag-uusapan natin mamaya yan. Kung ano mga nangyayari sa mga beginners na nagpupunta sa gym. Lalo na sa mga, ano, sa mga bato-bato sa langit, matamaan, ay huwag magalit. Okay? GG! Gago! Tulad yan si Sid, it's my ano, new client dito sa personal coaching. So, bro, anong nag-unjok sa'yo ba ano, para sumali sa team o kaya mag-gym? Yun. Lifestyle. Babaguhin mo na yung lifestyle. Lifestyle? Babaguhin mo yung lifestyle. Kasi mahirap, no? Pagka medyo mabigat sa katawan, di ba? Yung ultimo paglagay ng sapatos, di ba? Mahirap. O, yun. So, guys, di ba? Galing yun sa client ko. So, sa mga nagdududa pa o kaya nag-hesitate pumunta ng gym para mag-workout o kaya mag- cardio or maging ano active sa fitness life nyo, punta na kayo kasi hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Yun, yung una yun, ganun. Oy, ano ba naman ang bot? Para sa buong tumuntok, mga bumutok. Pero sa pangalan namin nakabuntot. Mga kumurot, tulog magabog. Ang mga tunog, nakakala nila kabuti sumulpot. Malaman sa malaman, may mauna pati sila mauntot. Bago pa makarating sa tuktok, sirado po. Panahon nyo na maudlot, kasi kami na ataga tulbot. O sige, nam namin yun. Okay, so tatanungin natin si Elaine. Ano ba ang nag-udyok para ikay mag-gym? Yun. Na broken heart. Oh! Ano? For a better version ng sarili. Ito pala yung ano, ito pala yung sinaing mo, pero nasunog. Nasunog. Nagmahal, iniwan, nag-gym. Oh, so, sa mga fans ni Elaine, alam nyo na guys. So, broken hearted tong bata na to. Kaya, comment below. Okay? Sa mga gustong mag Pami, alam mo na. Gustong magpa-manira ulit ang buhay ko. Ay, bro. Sanay na sanay. Sanay na sanay. Gcash ko ay 0915649258. Hindi, biro lang. So, actually, ano, pinaka main goal doon is ang payat niya kasi, kaya gusto niya magpalaki. Yun. Pero na-broken hearted talaga. Ah!
Shoutout mo naman, shoutout mo lang, shoutout. Wala ka lang, sorry. Sa ex ko. Yo. Lang pero pagtagal malalaman nyo rin ang sumatotal. Kung gusto nyo mapansin, sige lang, pero tandaang magkaiba ang nauso lang sa popular. Boy, dito madali, boy. Huwag nyo na kung kinikin, koy. Dito na rin kayo kalibel, oy. Siyempre, hindi mawawala si Adelay. Tatanungin natin, bakit? Adelay, bakit nagkaroon ka ng interest sa bodybuilding? Yun. Siyempre, gusto kong maging healthy. Wow! Healthy. At beach body. Beach body. Wow. Anong spell lang ano? Anong beach body yun? B-I-T-C-H ba yun? Bayan. Para manotish. Tsaka siyempre, nakita ko yata lay, napaka ano to, competitive. So, gusto niyang talagang i-present yung sarili niya sa big stage someday. So, abang-abang lang kayo guys. Not today. Not tomorrow, not in the next month. Try namin next year. So, in the big stage. Yun. Okay, tapos ano yan. Siyempre, baguhan ka sa gym, di ba? So, siyempre, hindi mo alam yung gagawin mo. Titingin-tingin ka muna. Siyempre, may experience nga ako yan eh. Akala ko mag-aan lang, di ba? Yung mapapahiya ka, di ba? Pero pasimpleng parang ano lang. Hindi ka raw napahiya. Kukuha ka ng weights, kunwari, di ba? Tapos, sabay pagbuhat gano'n. Putay na, bigat pa ka nito. Di ba, may gano'n, di ba? So, mga typical lang na mga nangyayari sa mga beginners sa gym. Then, kudos pala sa mga, ano, sa mga taong may nakikitang mga baguhan sa gym na tinuturuan ng maayos. Okay? At saka, meron namang taong ituturo sa'yo ay mali. So, wag naman ganun. So, kung alam nyo mali yung ginagawa ng mga baguhan, itama nyo kasi para maliit lang yung industry sa Pilipinas ng fitness. So, tulungan na lang. Meron pa yan, ano? Di ba parang tuturo nila na basta kumain ka lang ng madami. Di ba? Ganun? Kain ka itlog. Oo, kain ka madaming itlog. Kain kang ano, madaming kanin para lumaki ka. Oo, lumaki lahat. Pero lumaki rin yung patutsan mo. Yun, so ganun yung mga isa sa mga typical, yun. Laki na ang kaibahan, kahit magtanong ko pa sa iba dyan. Basta may alam, alam niya na yan. Diyos ko naman pag di pa inamin, ewan ko na lang. O sige, eto pa baka beringa pa sa mga naririnig mo ngayon. Eto yung tipo na isang beses mo lang maririnig sa ingkada to. O dito para sa balakpakan, gusto ko lang may pangalandakan. Na hindi lang ako pang kalmahan, nakantahan nyo nang di nyo nalaman. Yun lang yung ginawa kong bakbangan hanggang sa nagkapangalan. Ano pa yan, alam ko sino ba yun, nakalimutan ko may nagsabi sa akin, ano. Kung gusto mo mag-cuts, huwag kang mag-rice. Oh, at saka bawal kumain ng gabi ng rice. Ako naman, since you know, syempre, baguhan ka lang, di ba? Baguhan ka lang, di ba? So, hindi nila ako makain pag gabi. Takin na. Nanonotice ko, lumilit ako ng lumilit hanggang nauubos din yung gains ko. So, narealize ko parang hindi tama yung in-advise sa akin. Then, advice sa lahat, hindi ka nga nagra-rice. Okay, tinanggal mo yung rice, pero titinapay ka naman, di ba? Ganun din. Oh. Di ba? Titinapay ka, di ba? Kung hindi naman tinapay, spaghetti? Pasta? Pasta. Oh, uli. Ano pa? Pizza. Oh. Walang rice, pero pizza. Ayun, pizza. Pizza. Diba? So, guys, pagka sinabing carbs, is carbs pa rin yan. Pagka sinabing kamote, carbs pa rin yan. Source of carbs, pasta, tinapay. Lalo na ano, sinasabi nila lagi, hindi naman sila nagra-rise. Ba't hindi sila pumapayat, hindi naglo-lose weight? Ayun, makikita mo, nasa McDonald's. Fast foods. Nagamang kunwaring nababawan, ginawa akong hagdanan. Ang daming nakulangan, nahinaan, kailangan ko payatang pakitaan. Kaso nga lang dinabali, baka sa akin pa madaming mayabangan. Di hulaan yung tugma, di lang sa dulo may suntok. Pati sa gitna mo loong pisa may... muna tubig. Mga pag. Tapos meron pa lang ano, kwento-kwento sa mga gym, di ba? Bro, after ng buhat mo, bawal maligo ah. Yun. Ito ko siya, Delay. Delay, tatawa ka. Kasi pagka after daw ng workout, papasma. Pagka naligo, mapapasma ka. Okay, so yun yung mga paniniwala ng mga ano, mga matatanda, di ba? Pero actually mga bro, hindi siya totoo. Okay, walang pasma na word sa dictionary, okay? So actually mga bro, ano tawag dito?
after ng buhat nyo, kailangan nyo maligo kasi prone tayo sa bacteria. Okay? Kasi yung gym kasi maraming tao, di ba? So yung hinawakan ng isa, hinawakan mo rin. Okay, yung inuupuan mo doon, inuupuan din ng iba. Yung hinihigaan mo doon sa bench, hinihigaan din ng iba. So ibig sabihin, prone tayo sa mga bacteria. So ibig sabihin, pagka naligo ka agad-agad, after ng buhat mo, malilinis ka agad. Okay, so ayan, tsaka pagka after mong mag-workout, naligo ka, nakakawala rin, I mean, nakaka-prevent ng acne. Okay, sa mga likod-likod. Yun. So, huwag kayong maniwala sa pasma. Hindi totoo yun. Okay? Smatong bibig. Smatong bibig. Pinupunto to. Magaling na sana sila kung di natuto to. Dahilan ba't nawalan ng papel, yun iba at yun ang totoo. Di ko natin kasalanan kung ayoko na magpaawat. Dapat ka nag-gym? Ano lang, coach? Kasi may ikli suot na mabay sa gym. Dapat may minamatang ako dito eh. Oh! Ibi gym, lalo sa mga baguhan na nabubuhat. O kahit sinong tao sa loob ng gym, yun. Yung ano, sa eagle lifting, yung... Eagle lifting. Nagbubuhat sila kahit di nila, binubuhat nila yung weight na di nila kaya. Tapos yung, syempre, hindi nila na-execute yung... Maayos. Proper form. Oo, tama yun. So, guys, yes, marami rin ako nakikita nun. At ako rin, na-try ko rin yun. Syempre, at siguro na-try mo rin yun mag-eagle lifting. Kumana naman eh. Kumana naman daw sa kanya, kumana naman eh. Yun. Actually guys, eagle lifting, hindi siya wise, kumbaga, na workout para sa inyo guys. Kasi yes, for the sake of the video, pwede. Pero kung mag-eagle lifting ka, then in the future magkaka-injury ka, so wasted, di ba? So try natin pakita kung paano ba ang pag-execute ng eagle lifting. Samang kulog, mga ugok, magkakasabay na bulok. Di kami yung dahilan kung bakit di na kayo patok. Sadyang hindi na. Okay guys, una sa lahat is yung mga binabanggit namin dito is katuwaan lang. Pero most likely naman talaga, mga typical na mga tao or gym goer na nakikita mo mismo sa gym is karamihan ganun. Tama ba, Rap? Tama. So mga ganun lang. Then syempre, katuwaan lang din. So guys, huwag kayo sana mapikon. So ganoon lang yun. At saka, lagi nyo tatandaan pagka nagbubuhat kayo, syempre, safety first tayo lagi. Iwasan natin yung mga eagle lifting natin sinasabi na nga kanina para sa inyo rin yun. Kumbaga, para hindi tayo prone sa injury. Yun guys, so salamat sa panonood. At sana natuwa kayo. At sana nag-visit din kayo. Lalo kay Renz. So, yun. So, guys, thank you sa panonood. At road to 5,000 na tayo. Ilang guests. So, thank you sa inyo lahat, guys. Thank you sa inyo. So, road to 10,000 na tayo. So, guys, tulungan nyo ako mag-reach ng 10,000. Pagka na 10,000 subscriber tayo, magpapa...
ano tayo, magpaparaffle tayo ulit ng free online coaching. Yun. Yun. So, yun yung pinaka-the best doon. So, thank you guys sa lahat ng nanonood lagi ng vlog ko. Stay humble as you are. At saka, God bless inyo lahat. Abis. Okay. No to, ego lifting. Accelerate, baka naman. Go. 1, 2. Okay, sige lang, go. Just slowly lang. Wag mo naman si shoutout. First time ko kasi si shoutout dito. Lang. May listahan pa naman ako. Go. Go. Kaya ba? Yan, okay. Shoutout sa nanay ko. Ha?